How much do you love our country, Mayor? Well, pwede ako, sinabi ko nga, doon sa Leaders Forum, di ba? Sabi ko, I'm ready to die. Kasi hindi ko naman alam kung ano, baka mamaya matalo talaga yung maasartalo itong mga to, baka patayin ako. Okay lang. Sige, ilagyan niyo ako dyan sa gitna. Sige, baril ako. Commitment kasi yan. Yung nandyan ka sa, ano, nandyan ka sa position, commitment mo yan eh. Hindi, ayoko mapahiya ako niyan na hindi ko i-defend yung mga tao. Pagtingin ko, kung ano yung tama, na I'm only defending the right of the people, sige, ako, sige, isa ako, ipati ako. Okay rin ako. So ayan mga banateros, so kung gusto ninyong tumakbo si Mayor National, maglagay kayo dyan. Gusto namin. Hindi Mayor kasi, hindi kasi alam nyo Mayor, ngayon yung panahon na, dahil nga diba, after ng inyong father, lahat ng nakikitang mga official ng mga Pilipino, parang nawalan sila ng hope. Akala namin, bagong Pilipinas ang magkakaroon. Eh, nawala yung bagong Pilipinas, parang naging tayong bumaon yung Pilipinas. Oh. Eh, kaya naghahanap ang mga Pilipino ng new leaders. Oh, kasi may benchmark na tayo eh. Oh. From FPRD, di ba? Kaya ganun yung feeling ng tao ngayon. In fact, yung basa ko lang, and kaya nandito rin kayo, sobrang demoralized talaga masyado yung bansa natin ngayon. Even more demoralized than what we used to be before naging presidente si PRD. Kasi dati, naging normal na itong mga ganito eh. Di ba? Tama. So, hopeless. Nandun na tayo. Hopeless talaga. Tinanggap na natin yung sistema o yung kung anong klaseng gobyerno na meron tayo. Di ba? Tinanggap na natin yun eh. From the previous administrations. Then, may pumasok na PRD na grabe talaga yung willingness niya to reform government and the country. So medyo tumaas yung, may pag-asa, nagkaroon tayo ng hope. So tumaas yung expectations ng mga tao na kung anong magiging mga kabutihan na pwedeng makamit natin sa para sa bansa. So andun tayo. Tapos pagpalit nito ni BBM, hindi niya kasi na-sustain. Yun talaga. Yun talaga yung tingin ko. Whether bias or bias man talaga ako, yun talaga yung tingin ko. So, hindi niya ma-sustain. Kaya, ang tao, bagsak yung moral. Lalo na drugs and criminality. Yan talaga. I do not know dito sa Davao. Hindi kasi namin masyado map. Pero, hindi kami nakatira sa ibang lugar. So, I cannot speak for those people living outside of Davao. Actually, yan yung reaction ng ibang mga ano eh, na mas sabi nila sana pala nag-Davao na lang kami. Para, kasi doon, may continuity. Nakita nila yung continuity dito eh. I mean, siyempre alam natin from PRRD na mayor, may sabi pa nga nila, mas mahigpit daw si BP. Eh, nung pumasok kayo, para mas mahigpit din daw. So, mas lalong nagustuhan ng tao yung continuity. Kasi may benchmark kami. Yung sabi ko, ayoko mapahiya yung apelyido namin. Ako, mapahiya ako dyan. Pero kung talagang hindi sapat, total, demokrasya man ito, okay lang. Hindi ako piliin, okay lang talaga. I will just try what I can and my best ko para masustain yun. Kailangan i-sustain mo yun eh. Kasi parang yung coke ba? Yung tao nakainom ng coke, may tubig naman, maghahanap pa rin talaga ng coke yan. Iba nahanap na coke. Iba naman yun. I mean, sa ano, sa benchmark sa ano. Pero mas nakatikim ng mas masarap eh. Di ba? Meron naman palang ganun. Kita naman, meron naman palang ganito na pwede man pala sa Pilipinas. Kahit hindi talaga perfect o kahit hindi talaga katulad ng mga magagandang mga bansa, pero kaya naman pala. Pwede naman pala tayo hindi muna maging selfish, di ba? Selfless muna tayo. Kayod lang, sakto lang. Yun. Tapos, pinabayaan kasi, so magbagsak talaga yung mga tao. Ayaw talaga. Demoralizing.
Mayor, actually, yun ang ano eh. Hindi natin alam kung kami rin eh, inggit or inspirasyon. Kasi yung bukod sa Duterte brand, yung Davao brand. Ang ganda talaga. Kaya gusto lang nila na may manupong Duterte sa national. Kasi gusto nila sa syudad nila yung Davao. Yung ganong style. Somewhat. Diba? Sharing ninyo. Oo eh. Yun eh. Nakikita nyo eh. Way of paninin nyo. Ano kaya ang sa pinaka-sekreto bakit naging Davao is Davao na at pwedeng gayahin na eh sana maging ganitong ka-peaceful. Mm. Yung sekreto dito, mahihiya lang talaga yung mga politiko namin. Alam mo yun, mahihiya. Alam niyo yun? Mahihiya. Oo. Mahihiya ka na kumakain ka ng mga mahal, o mahihiya ka na ano, mahihiya ka nga hindi ka papasok sa trabaho, mahihiya ka nga hindi mo puntahan yung ganito, ganun. Mahihiya ka lang. Kasi walang hiya talaga yung mga politiko sa Pilipinas. Good. Dinood na. O, kailangan mahihiya lang. Mahihiya ka lang na yung kapitbahay mo mahirap. O, huwag ka muna magparte-parte dyan. O, hindi, imbitahin mo. O, ganun. Kailangan ganun lang. O, simple lang naman talaga yan. Yun lang lagi. Ang tao kasi, pag nakakita ng pera, nakakita ng power, nagiging greedy. Gusto nila, ano. Mahiya ka lang. Mahiya ka lang. Tapos, nandito ako, 3 years, magti-3 years pa lang ako as mayor. 2019, ako naging vice mayor. Pero, walang dito sa Davao, di ka makita na abusado, na konsehal, na lasing, nanuntok, mga ganon, mga polis, na nagbaoy. Wala yan dito. Wala dito. Lahat nagtatrabaho. Sa kung ano yung role nila. Ano, inahiya sila o natatakot sila na maparusahan sila? Isa rin sila? Yan. Isa rin yan. Kasi kung mahiya ka, takot ka rin na mapahiya ka. So it goes both ways. Ganun yun. Isa rin yan. Kung kailangan, kasi pag kinakausap ko naman itong mga polis, sabihin ko man sila, okay lang man, ano, kayo kasi yung may baril, so, mga tao, takot na yan daan sa inyo. Nandyan, takot na yan sila. Huwag lang kayo magmaoy, huwag lang kayo mag, ano, okay na tayo dito. Yan lang talaga. Wala lang mag-abuso sa inyo, wala tayong problema lahat. Ganun lang. Ginasabi ko yan, kada may assembly kami. Napanood nga ako, Mayor, na may parang pinagsasabihan kayong counselor. Hmm. Dahil, ano yung may ginawang kalokohan ba yun? Hindi. Ano lang yun siya? Kasi masyadong politiko ba? Kunwari, kaharap mo sa ngayon. Okay. Pagka hindi mo na kung ano-ano mga ginagawa. And sa yung ginagawa niya, na may ano talaga, may pruweba talaga ako. Kinakalaban niya ako. He's going against the administration. Tapos, yung, wala, hindi, gusto mo nang ganun, hindi. Pangit yung treatment mo sa akin, hindi, do not expect na iti-treat din kita ng maayos. Diba? Kaya nga sabi ko sa kanya, nung sa ano na yun, na, no, sabihin mo sa akin, magkaibigan tayo, magkasama tayo, hindi. Kasi, kung hindi, mag-opposition ka, ayusin mo yung, huwag yung masyado kang, nang tatraidor ka. Parang ayaw nyo talaga sa plastic eh, no? Hindi ko kaya. Makipag-plastikan. Hindi ko kaya yan. Uwi na lang ako ng bahay. Mahirap.